What's up guys? Doshi Vinci here for today's vlog. I-upgrade natin yung braking system ni Gigi. So yes guys, i-upgrade natin yung braking system niya. Like papalitan natin yung stock disc rotor, brake caliper, brake hose, same goes sa rear. Palitan din natin yung stock caliper neto, tapos stock na disc rotor, and then yung brake hose. Kasi guys, sa totoo lang, may mga times kasi na kapag nag high speed riding ako, hindi ko feel yung brake niya. Parang nahihinaan ako. Especially kapag tumatakbo ako ng mga 80, 60, ganyan. Pero kung mabagal lang naman yung takbo, functional naman na yung braking niya. Pero iba pa rin talaga yung feeling kapag nasa high speed na. Parang kahit na nakapisil ako sa brake, parang hindi siya agad humihinto. Parang ganun. Iba yung feedback na binibigay sa akin. Kaya nag-decide ako na i-upgrade yung braking system niya. Anyway, ito yung mga kakabit natin sa motor ko. Una muna, itong Preston na brake fluid, .4 synthetic. Actually, first time ko lang gagamitin to, kaya matatry natin to kung kamusta ba siya. Sunod naman, itong Osaki chain and sprocket set, 1442 ang size ng sprocket, pero ang kukunin ko lang naman dito is yung chain tsaka yung rear sprocket. And then Valvoline oil, since uwi nga pala kami ng Bicol, kaya papasabay ko na rin yung pag-change oil dito kay Gigi. And ayan guys, eto yung disc rotor na ikakabit natin. RZ Racing to. Eto naman, same lang din ang size sa stock. Kaya ganito yung design niya guys, kasi mas maganda yung heat dissipation niya. Kasi pag nag-overheat ang isang brake rotor, humihina yung braking power. Whereas kung ganito yung style, parang mas may spread yung init ng disc rotor, kaya mas malakas or mas maganda yung feedback na may bibigay sa akin. RCB brake calipers na pang Supra GTR 150. Yung pang rear, hindi ko alam kung pwede ba siya, kasi based sa nakalagay sa description ng RCB, universal daw to. Pero yun, malalaman natin mamaya kung makakabit na. And then lastly, braided hose. Yan, ito guys, braided na brake hose, nandiyan sa ilalim eh. Yan, yan, dalawa yan, pang harap tsaka pang likod. Mas maganda kasi yung daloy ng brake fluid sa braided na hose, kasi parang fixed lang siya, hindi siya nag-expand unlike sa mga rubberized na brake hose. Nag-expand kasi yan kapag nag-apply ka ng brake. Yung brake fluid niya, kapag nag-expand, parang hindi ganun kalaki yung feedback na mabibigay sa akin when it comes to braking. Unlike kapag sa mga braided na brake hose, talagang straight lang. Punta lang ako sa TacWorks modifications, Kater Sirtax. Pakabitan natin ito kasi marami namin ito. So let's go! 15 minutes later. So guys, ito na ako kala Sirtax. Yan yung motor ko, GG. Ayan, i-upgrade na yung braking system niya. And then ayan, ito yung makikakabit. So yun, tingnan natin kung kamusta ba mangyayari sa motor ko after makabit tong mga braking system. Woo! Init! Grabe! Ito na, nakabit na yung brake caliper, RCB pang rear, plug and play sa RS tsaka GTR 150. Yun nga lang, yung brake pads is hindi siya sumakto. Kasi itong brake pads nito is pang Sniper 150, Sniper 135, and Raider 150. Ang kaya ginamit na lang namin ni Sir Tux is yung stock brake pads. No time. Pero yun, plug and play nga siya. Yung mga bolts, tsaka kung ano-ano pa, stock pa rin ang ginamit namin, even though na may kasama siyang iba pang bolts, no? Ayan, ayos. Kung interested kayo magpalit ng RCB brake caliper, plug and play sa GTR and RS150. So yun, sa ngayon, kakabit naman yung brake hose for real. Let's go! We'll be right back.
So guys, quick update lang. As you can see, gamit ko ngayon yung click ni Sir Tacworks kasi iwi muna ako ng bahay. Although patapos naman na siya, no? Kaso yun nga, may gagawin din kasi kami ni Casey ngayong hapon. Kaya baka kasi abutin. Hindi, babalikan ko na lang kapag ano na, palis na kami. Nakabit naman na yung brake caliper. Nakabit na rin yung disc rotor, tsaka sprocket. Halos patapos na rin talaga. And meron pa kasi yung isa pang papagawa kay Sir Tax. Pero surprise na lang yun guys, di ko muna sasabihin sa inyo. Sabihin ko na lang kapag pag nauwi ko na, no? Update ko na lang kayo guys kapag okay na yung motor ko. 3 days later. So, ito na siya guys. Ayan na si Gigi ngayon, di ba? Pogi, or more likely ganda. So, as you can see, meron akong dinagdag sa motorcycle ko, which is itong mudguard, yan. Kinabit ko siya kasi, yun nga, uuwi kami ng Bicol and papansin nyo naman, wala na yung fender ko kasi nagkabit ako ng tail tie D. Ito ngayon yung RCB na brake caliper, pang rear, tsaka RZ Racing na disc rotor. Okay naman siya. Halos same pa rin siya sa stock, yung feeling ng braking power. Hindi ko siya makompare. Hindi ko siya masabihan ng differential or difference sa stock compare dito. Pero ang magpaganda kasi dito yung forma, di ba? Ang ganda na tingnan. So doon naman ito talaga yung game changer para sa akin, itong front. Actually, nagkaroon pa nga kami ng issue kasi yung brake hose na nabili ko, yung King Drag, may leakage siya dito sa brake caliper, dito sa may banjo bolt. Kaya I've decided na bumili ng panibagong brake hose since yung brake hose na ginamit ko, yung King Drag, sabi sa akin ni Sir Tax, hindi daw dapat yung labi nung dulo ng brake hose sa banjo and then sa brake caliper. So parang kahit na sobrang higpit na ng bolt, ng banjo bolt, eh na nagli-leak pa rin. Kaya ginawa ko, bumili na lang ako ng panibagong brake hose na RCB na kung saan talaga sure na lalapat siya. Ito ang RZ Racing naman na disc rotor. Halos same lang din pala siya sa stock yung size niya, no? Pero yun nga, papansin nyo, ang kain lang is nandito sa taas. Yung buo, hindi siya nakakain. I'm not sure kung bakit or dahil siguro sa brake caliper na gamit ko. Kasi parang yung orientation niya is nakalabas. Si stock parang na single piston, parang lapat na lapat yung kain niya kung tutusin. Pero yun nga, wala namang pinagbago sa braking power. Actually, mas lumakas pa nga at mas maganda yung feedback na nafe-feel ko. Kaya para sa akin, mas okay to. Mas okay yung braking power na itong RCB brake caliper. And then yun, lastly, sprocket. Nagbawas ako ng teeth. Naging 42 teeth na siya. And para sa akin, mas okay yung high speed power niya. Sa torque, medyo humina. At least, meron siyang dulo. Meron kasi mas mababa na yung teeth niya sa likod. At the same time, nasa long gearing na siya. Kung tutusin, di ba? Kaya kahit papano, mas okay yung ganito sa aking setup. Especially during long rides. Hindi ko mapapakita sa inyo guys, etong digital gauge ko, kasi maaraw. Pero kapag gabi, multicolor na siya. Yes, multicolor na tong digital gauge ko. Gawa ni Sir Tacworks. And lahat yan, lahat na pagkabit dyan, si Sir Tacworks ang nagkabit. Kasi yun nga, siya yung nagiging mechanic namin when it comes to installing accessories. So yun nga guys, again, papasalamat ako kay Sir Tacworks para sa pagpa-condition ng motorcycle ko na to. And yun, uwinin kasi ng Bicol. Hindi ko na kung kailan ako ma-upload tong vlog na to kasi hanggang ngayon hindi pa rin ako makapag-upload ng videos gawa ng internet kasi namin is my problema. Magkano pa man, makuwi man kami ng Bicol, i-update ko na lang kayo or more like doon na lang ako mag-upload ng vlogs. So dito ko na natatapusin yung vlog. Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. Yung drill, stay safe, peace out.